Hi, hello po. Welcome po sa ating YouTube channel, mga ka-Idea Tech. Meron akong kunting ibabahagi paano mag-repair ng flex. Ito yung laptop na tinawag sa akin ng customers kasi galing daw sa ibang shop. Hindi nila ma-resolve yung flex. So, dinala dito sa akin. Ito na. Tinanggalan na ng LCD. Yung hard disk tinanggal na ito. Pero good pa to, kaso hindi mag-detect. Ito mga ka-Idea Tech, nakikita ko na yung problema dito, no. Ito, flex tanggal na. Yung flex connection po sa USB port. Ano to? Anong panel to? HDD panel. Ito nga pala. Sira. Ito. So kung makikita natin guys, mga ka-Idea Tech, ito parang nadidislocate na tong mga pins. Natanggal na yung cover tulad dito sa kabila. Ito, itong kulay puti, ha, cushion. Ito kung makikita nyo yan, ito kasi yung lock ng ano, ng flex para sa ano, ito. Siguro dito sa kabila biglang inang siguro binunot na hindi tinanggal yung ano, yung lock. Hindi inopen yung lock, kaya ito siguro ang nangyari nun, tanggal yung cover tulad dito. Ito may cover, no, ito ay natanggal na, eh. Ito nang kaya pala nilagyan ng duct tape. Ito may duct tape silang dinikit, no. So ang gagawin natin is i-improvise natin, wala na tayong ibang paraan dito. Ano lang sa mga ka-Idea Tech, kung ito idea lang natin to, siguro gagamit tayo ng toothpick at saka ano, makapal na plastic, face shield, pwede to face shield. Ito, babahagi ko lang to sa inyo mga, ito nga pala is Asus 15.6, no, Asus X560U ang model nito, no. Parang ano to, 15.6 to, malaki. Masasayang naman to pag hindi maano. Meron daw itong ano, SSD, solid state drive. Yun ang nilagyan ng ano, operating system, Windows. Ang problema lang ng customer is hindi mag-detect ang 1TB na extra na hard drive niya. Ito makikita natin, no? Hitachi ata to, ang brand to, brandless HGST 1TB. Ito, akala ko nung tumawag ng customer sira yung hard drive niya kasi hindi daw mag-detect, eh. Yung dinala niya dito, ito, susubukan natin i-repair. Okay, so ito na mga ka-Idea Tech. Wala ko ibang nakita, pwede natin gawing lock, no, sa flex na nasira yung lock ng pin. Ito, toothpick to, toothpick at saka ano lang, ito patient. Gagawin natin dito, kukuha na tayo ng konting ano lang, pang tapa lang ng ano, ng lock, paidudublay natin. Ito na, sisimulan na natin.
Ito yung lock. Try natin. Oh, maganda na to. Yan, umiilaw na yung flash drive natin, no? Kung makikita natin dito, may connection na yung lead indicator nya, umiilaw na rin. Ibig sabihin ito, naka-connect to. So ang problema natin ngayon is wala tayong LCD, no? Hindi natin makikita kung sure ba na ano, connected ba talaga. So ang gagawin natin is hihiramin ko yung LCD ng ibang laptop. Mamaya gagawin natin ito, guys. Dell laptop, no? Same ano yung size, 15.6. ito, sila na yung mga keyboard, oh. Pero ito, laptop ko to, hihiramin natin ang ano, LCD. Try natin to. Tanggalin na natin, oh. Sana pareho ng ano, no, ng pins. Ito eh, 30 pins to eh. 30 pins. Pero karamihan naman sa mga slim types, 30 pins talaga. Sana pareho. Ideatek, parehas, no? 30 pins din, maliit, oh. Sana gana, ha? Ay, dyan ka muna, sacrifice ka muna dyan. Okay, sisimulan na natin, no? Ito na. Asus in search of incredible.
Ayan. 1 terabyte. 1 terabyte to. Connected na siya. Try natin open na. Okay. Ayan yung files niya, no. Dami ng files. Hindi lang natin i-open, guys, kasi baka ano, confidential yung ano. Baka ma-foul tayo ni sir. Skip na lang, back na lang natin, no. Itatry natin na i-restart para masubukan natin kung connected pa rin ba ulit. Ito. Yan. Mass storage, no, nakapangalan, no, drive D. Ito yung SSD, solid state drive, 250 gig. 230 ba to? 250. Ito is 930 gigabyte. Ito ay 1 terabyte. Open natin uli, ha, kung okay ba. Yan. Ayan, mga ka-IdeaTech, okay na, no? Nakikita natin yung files ni sir, no? Hindi lang natin i-open, baka ano, confidential yung mga laman ito. Ito, back. Ayan siya, ito yung SSD, okay na, sana magtagal, no? Kasi modify lang natin, eh. Hindi natin, no? Pero ito matibay na rin kasi in-scroll ko na yung ano, eh. Niscrew ko yung lock. Ito eh, sisilipin natin, ha. Medyo mahirap. Turn off muna natin para hindi tayo makadisgrasya, no. Baka masira natin ito, eh. Makabayad pa tayo. Okay, shut down. Shutting down. Okay, ito na pala, no, mga ka-IdeaTech. Ito yung in-improvise natin. Sa toothpick, galing sa toothpick. Tapos nilagyan natin sa ilalim ng yung ginupit natin na face shield para yun ang DDN sa mga pins at mag-protect din sa ano, sa ground, kasi hindi ko sure kung ano ba to, semiconductor ba to o hindi to conductor, baka mag-ground, no. Naniguro lang tayo. Matibay na rin to kasi may ano, naka-screw na. Tapos dito sa case ng ano, yung plastic case ng heatsink, may screw din. Siya rin nagpipress sa kabila. So matibay na, hindi na mabubunot, no. Ang nangyari siguro doon, no, hindi tinanggal yung ano, hindi inopen yung itong itim. Kagaya nito. Ito kasi yung lock. Magkapareha yan dito sa kabila. Kaso ang nangyari siguro, hindi tinanggal yung lock, tapos diniretso lang hinila. Kaya yun siguro natanggal ng plastic, tapos yung mga pins na dislocate na, kumi-kumi na, no. Pero no, naayos na natin yun, no, gamit yung twister na matulis. Ito lang, mga ka-IdeaTech. So ayan, mga ka-IdeaTech, natapos na rin natin, no. Ganun lang, share lang tayo ng knowledge. Meron din naman tayo na hindi alam sa iba, na maraming nakakaalam din kung paano mag
kumpuni no ng mga sira ay share-share lang tayo, tulong-tulong lang. Yun lang, sa hindi pa pala naka-subscribe no, please lang mag-subscribe kayo sa akin channel. Isama nyo na rin pag-click ng bell button at all para updated kayo sa mga iba pa nating mga videos. Yun lang po, maraming salamat po mga ka-Idea Tech. God bless.